Magandang gabi po. Magandang gabi po. This time I fear I stand before Goliath. Sa pagkakataong ito, nararamdaman ko pong nakatayo ako sa harapan ni Goliath. Like this picture. Katulad po ng larawang ito. Of course, you are not real Goliath. Siyempre po, hindi po kayo yung tunay na Goliath. I'm so nervous whenever I stand here. Ang ibig kong pong sabihin, ako po ay palaging kinakabahan sa tuwing tumatayo po ako dito. But I'd like to stand here with the faith David had. Pero nais ko pong tumayo dito na may pananampalataya na katulad po ni David. I want to follow, imitate the faith of David. Nais ko pong sundan, nais ko pong tularan yung halimbawa po ni David. So I just rely on the Lord this time. At ako po ay umaasa lamang, nagtitiwala sa Panginoon. Okay, before we start, let's pray together. Kaya bago po tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Originally, we are sinners who cannot help going to hell. Sa katunayan, kami po'y mga makasalanang walang magagawa kundi matungo sa impyerno. But by the grace of God, we got the salvation and also we still live our Christian life. Ngunit sa biyaya ng Diyos, kami po'y nagkaroon ng kaligtasan at nabubuhay po sa aming buhay Kristiyano. Especially we got the salvation when we are still young. Higit sa lahat, nagkaroon po kami ng kaligtasan nang kami po ay nasa kabataan. We know that it's a really amazing grace. Nalalaman po namin na isa itong kamangha-manghang biyaya. So we really want we can glorify our Lord through our youth. Kaya talagang kami ay nagnanais na luwalatiin ang Panginoon sa panahon ng aming kabataan. And especially this time, by the grace of God, we can have a young adult retreat. At higit sa lahat, sa pagkakataong ito, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nagkaroon ng young adult retreat. From start to the end of this retreat, please be with us and guide us. Magmula sa simula hanggang sa matapos ang young adult retreat na ito, samahan niyo po kami at patnubayan. Let us understand your will through the word of God. Nawa maunawaan po namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and the wisdom through the word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us determine our heart through this retreat. Nawa magpasya kami sa aming mga puso sa pamagitan ng retreat na ito. From start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Magmula sa simula hanggang matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, Gawa chapter 13. Buksan po natin sa ating Biblia, Gawa chapter 13. Chapter 13, verse 22. Chapter 13, verse 22. Gawa chapter 13, 22. To save the time, I found it here. Para po masip yung oras, ipapakita ko po sa inyo. Yeah. Okay, 13:22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso na gagawa ng buong kalooban ko. Yeah. This year we start in the New Year retreat. Imitate the Lord, right? Sa taong ito, nagsimula po tayo ng New Retreat na tularan si Christ, ang Panginoon. So this New Retreat, we can have the man of faith who imitated Jesus. At sa youth retreat na ito, andito po tayo sa tao ng pananampalataya na tumulad kay Jesus. So as you know, this session, we will think about man of faith, David. Gaya po ng inyong nalalaman sa session na ito, pag-iisipan po natin yung tao ng pananampalatayang si David. David is the person most written in the Bible except Jesus. Si David po,
yung tao sa Biblia po na mas maraming binanggit po maliban kay Jesus. So if you read, especially the Old Testament, many story in the Bible wrote about David. Lalong-lalo na po, kapag babasahin niyo po sa Lumang Tipan, marami pong nasulat dito tungkol sa kwento ni David. It means he is a very important person in the Bible. Ibig sabihin, siya po ay napakahalagang tauhan po sa Biblia. Especially, he was called by God, like Acts chapter 13, verse 22. Lalo na po siya ay tinawag ng Diyos tulad po ng sa Gawa, chapter 13, verse 22. I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart. Natagpuan ko si David na anak ni Jesse na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. David is the only person who was called a man after God's heart. Si David lamang po yung taong natatanging tinawag na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. It's really amazing, right? At talagang nakakamangha po ito, di ba po? He was a man after God's heart. Siya ay tinawag po bilang isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Of course, David, as a man, he also has many weakness. Siyempre po, si David bilang tao, marami din po siyang kahinaan. He also sometimes stumble, right? Minsan siya din po ay natisod. But the Bible wrote about him, he was a man after God's heart. Pero isinulat ng Biblia ang tungkol sa kanya, isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. That's why our side, we need to learn the lesson through the life of David. Kaya sa ating panig, kailangan nating matuto ng aral mula sa buhay ni David. So if you look at the life of David, you can find that David is really a man of faith. Kaya kung titingnan natin yung buhay ni David, talagang si David po yung tao ng pananampalataya. And also we can know that David was really a man of faith who imitate Jesus. At talagang malalaman natin si David ay talagang tao ng pananampalatayang tumulad kay Jesus. So the life of David has common things the life of Jesus. Kaya yung buhay ni David po ay may parehong bagay sa buhay ni Jesus. So of course there are many things, there are many common things David had. Siyempre, meron pong maraming parehong bagay pong meron kay David. But actually, the 1.5 hour, it's not enough time to learn about the whole life of David. Kaya sa katunayan, yung isang oras at kalahati po ay hindi po sapat upang pag-aralan yung buong buhay ni David. When I preparing the sermon about the David, I really understand David is a really great man. Kaya nung inihanda ko po yung sermon patungkol kay David, naunawaan ko po na talagang si David ay tao ng Diyos. He can be really called a man after my own heart. At siya ay talagang taong tinawag na isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. That's why I'm not enough to explain his whole life. Kaya naramdaman ko po na hindi po ako sapat para ipahayag po yung buhay ni David. But I hope you can just catch even one lesson through his life. Pero umaasa po ako na meron kayong makukuhang kahit isang aral po mula sa kanyang buhay. I cannot explain his whole life. Hindi ko po may papaliwanag yung kanyang buong buhay. So this session, we will think about four common things of David and Jesus. Kaya sa session na ito, pag-isipan po natin yung apat na parehong bagay kay David at kay Jesus. Let's think about common things of Jesus and David. Pag-isipan natin yung parehong bagay kay David at kay Jesus at kay David. We will think about four kind of things. Pag-isipan po natin yung apat na uri ng bagay. Okay. So first, the life of victory. Una po yung buhay na nagtatagumpay. As we know, Jesus, right? Jesus, the life of Jesus was also the life of victory. Gaya ng ating nalalaman, yung buhay ni Jesus din po, di ba? Ay buhay na nagtagumpay. Jesus overcame the temptation of Satan, right? At napagtagumpayan ni Jesus yung tukso ni Satanas.
The Bible said about Jesus, Revelation chapter 5, verse 5. Sa Apokalipsis po, chapter 5. Revelation chapter 5, verse 5. Apokalipsis chapter 5, verse 5. Okay, chapter. Sorry, chapter 5, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon sa lipi ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang mabuksan niya ang aklat at ang pitong takak nito." Yeah. It says about Jesus Christ, right? Sinabi po nito ang tungkol kay Jesus. Yeah, the Lion of the tribe of Judah, the root of David. Yeah, root of David. Ang leon sa lipi ni Juda, ang ugat ni David. As we know, Jesus was born as a descendant of David. Right? Gaya ng ating nalalaman, si Jesus po'y sinilang mula sa sinlahi ni David. Yeah, but he prevailed. He has prevailed. Pero siya po ay nagtagumpay. Yeah, he overcame this world. He overcame Satan. Right? Napagtagumpayan niya po yung mundong ito at si Satanas. So John chapter 16 also said, John chapter 16. So 1 chapter 16 din po. Verse 33 also. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Yeah, Jesus himself said, right, I have overcome the world. Si Jesus po mismo yung nagsabi, dinaig ko na ang sanlibutan. The life of Jesus was the life of victory, right? Yung buhay ni Jesus ay buhay po nung nagtagumpay. Jesus overcame this world and Satan. Kaya napagtagumpayan ni Jesus ang sanlibutan ito at si Satanas. But this time we need to more focus on the life of David. Pero sa pagkakataong ito, higit nating pagpukusan yung buhay ni David. David also overcame Goliath and many wars. Napagtagumpayan din po ni David si Goliath at ang maraming digmaan. We need to understand how David overcame Goliath and many wars. Kailangan nating maintindihan kung paano nagapi ni David si Goliath at ang maraming digmaan. The key point is his faith. Yung pinakasusi po dito ay yung kanyang pananampalataya. Goliath overcame Goliath, right? At nalaman natin na natalo ni David si Goliath. As we know, Goliath was a giant, right? At gaya ng ating nalalaman, si Goliath ay higante. Yeah, his height reaches almost 3 meters, right? Yung kanyang taas po umaabot ng 3 metro. But at the time, David was a young man. Pero sa panahong iyon, si David po ay isang kabataan. Maybe his age was 17 to 20 years. Marahil yung kanyang edad, mula sa 17 years old o 20 years old. You, right? Over 16, right? Here, many? Kayo po ay taas, mahigit 16 years old. At the time, his age was your age, right? Sa panahong iyon, ganun din po yung sa inyong edad. As we see the picture, right? Yeah. Goliath was very great, right? Kaya makikita natin sa larawang ito, si Goliath ay higante, malaki. But David was very small, right? At si David ay napakaliit. Yeah. But how can David overcome Goliath? Pero paano po napagtagumpayan ni David si Goliath? Yeah, the point, key point, his faith. Yung susi po dito ay yung kanyang pananampalataya. At the time, there were many soldiers in Israel. Sa panahong iyon, marami pong mga sundalo o kawal sa Israel. Yeah, there were many great soldier and general, right? Meron po doong maraming mas dalakilang mandirigma at mga general. But at the time, there was nobody who had
faith of David, right? Pero sa panahong iyon, walang sino man po ang mayroong pananampalataya ng gaya na kay David. Yeah. David was different from other people. At si David po'y kakaiba mula sa ibang tao. We need to think about what happened at the time. 1 Samuel chapter 17. Sa unang Samuel chapter 17. 1 Samuel 17:26. Unang Samuel chapter 17 verse 26. Okay, 26. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni David sa mga lalaking nakatayo sa tabi niya, ano ang gagawin sa lalaking makakapatay sa Pilisteyong ito at makapag-aalis ng kahiyang ito sa Israel? Sapagat sino ba itong hindi tuling Pilisteyo na kanyang hahamunin ang mahukbo ng Diyos na buhay? Yeah, this time, right, Goliath, he despised God. God's name, right? Sa pagkakataong ito, hinamak po ni Goliath yung pangalan ng Diyos. He defied the army of the living God. Kaya, kanyang hinamak po yung hukbo ng buhay na Diyos. But nobody react to Goliath, right? Pero walang sino man po yung tumugon mula kay Goliath. They just feared the Goliath. Natakot lamang sila kay Goliath. But David was different, right? Pero iba po si David. Yeah. When he went to the better place, he heard what Goliath said. Kaya nung siya pumunta sa lugar ng digmaan, narinig niya po kung ano yung sinabi ni Goliath. Then he heard, right? Goliath despised God's name. At narinig niya po na hinamak ni Goliath ang pangalan ng Diyos. He defied the army of the living God, right? Kaya po kanyang hinamon yung hukbo ng Diyos na buhay. That's why his heart was burned. Kaya nag-alab po yung kanyang puso. Yeah, he had the holy anger. Meron siyang banal na pagkagalit. If Goliath say like that, nobody react. Kung ganun yung sinabi ni Goliath, bakit walang sino man yung tumugon? Yeah, nobody fight with him. Walang sino man yung lumaban sa kanya. Nobody have anger for him. Walang sino man yung nagkaroon ng galit sa kanya. That's why he said, right? Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the army of the living God? Kaya sinabi niya po, sino ba itong hindi tuling Pilisteyo na kanyang hahamunin ang mahukbo ng Diyos na buhay? Yeah. Nobody had the heart of David, right? Kaya walang sino man po yung gaya ng puso ni David. So, he went to Goliath to fight, right? Kaya lumapit siya kay Goliath upang labanan. Verse 45. So verse 45 po. 45 hanggang 47. 45 hanggang 47. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni David sa Pilisteyo, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat. Ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng Mahukbo, ang Diyos na Mahukbo ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at ibubuwal kita at pupugutin ko ang ulo mo. Ibibigay ko ang mga bangkay ng hukbo ng mga Pilisteyo sa mga ibon sa impapawid at sa mabangis na hayop sa lupa sa araw na ito upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel at upang malaman ng buong kapulungang ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa magitan ng tabak o ng sibat. Ang labanang ito ay sa Panginoon at ibibigay niya kayo sa aming kamay. Yeah. David went to Goliath with this faith, right? Lumapit po si David kay Goliath na may ganitong pananampalataya. Verse 45, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Verse 45, lumalapit ka sa akin na may tabak, may maliit at malaking sibat, ngunit ako'y lumalapit sa iyo sa pangalan ng Panginoon na mahukbo. Yeah, and he had a faith, right? Verse 46, this day the Lord will deliver you into my hand. At meron siyang pananampalataya na sa araw na ito ay bibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Yeah, he knew, 47, yeah, the better is the Lord's. At nalalaman niya po na ang labanang ito ay sa Panginoon. Yeah. He had this faith, right? Meron po siyang ganitong pananampalataya. He had a faith God is with him. Meron siyang pananampalatayang kasama niyang Diyos. Yeah. He assured that God will fight with him. At tinitiyak niyang siya kasama niyang lumaban ng Diyos.
If so, how David had this faith? Kung gayon, paano po nagkaroon ng ganitong pananampalataya si David? This faith, he didn't have this faith suddenly. Hindi po siya nagkaroon ng ganitong pananampalataya ng agad. His faith has been trained for a long time. Yung kanyang pananampalataya po ay nasanay sa mahabang panahon. For Samuel 17 verse 36 and 37. Nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. Sinabi ni Saul, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Yeah, David was a shepherd, right? Si David po ay isang pastol. But he already experienced many times this situation. Pero maraming beses niya pong naranasan yung ganitong sitwasyon. Verse 36, right? Yeah. Your servant has killed both lion and bear, and this uncircumcised Philistine will be like one of them. Verse 36, nakapatay ang iyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. We need to think about the situation. Kailangan po nating pag-isipan yung sitwasyon na ito. Yeah. You know what's the lion? Alam niyo po ba kung ano ang leon? Yeah. What's a bear? Ano yung oso? Long time ago, I had a chance to visit zoo. Matagal na pong panahon, nagkaroon ako ng pagkakataong makabisita sa zoo. At the time, I had a chance to pass by the cage. There is a lion. At sa pagkakataong iyon, nakaroon ako ng pagkakataong makadaan sa kulungan ng leon. Of course, lion was inside of the cage. Dahil yung siyempre yung leon po nasa loob ng kulungan. But suddenly, lion. Pero bigla pong not like this. Real lion, much hound, right? Mas nakakatakot po yung tunay na leon. Yeah. I was very shocked, surprised. At ako ay talagang nagulat. Even though lion was in the cage, I was very surprised. Kahit na yung leon po ay nasa kulungan, ako po ay gulat na gulat. Yeah. But I imagine if the lion come out the cage, what will be my heart? Kaya inisip niya po kung inisip ko po na kung makalabas yung leong iyon sa kulong iyon, ano kaya magiging puso ko? At the time I thought maybe I was so surprised I cannot move. Kaya sa oras na inisip ko ako'y gulat na gulat, hindi ako makagalaw. Yeah, but how about David? Pero paano po si David? He fought with the lion and bear, right? Nilabanan niya po yung leon at mga oso. Yeah, it's possible by relying on God, right? Posible lamang ito habang nagtitiwala sa Diyos. He already had a faith. Meron na po siyang pananampalataya. Yeah, he was a trained. Siya po'y nasanay na. Yeah, so his faith was a trained for a long time. Kayong kanyang pananampalataya ay nasanay po sa mahabang panahon. And finally, David went to Goliath. At sa wakas, lumapit po si David kay Goliath. We can imagine this situation also. At pwede rin po natin imagine yung sitwasyong ito. Goliath was a giant. Si Goliath ay isang higante. Yeah. Maybe David went to Goliath by committing himself to the Lord. Marahil lumapit si David kay Goliath na ipinagkakatiwala niya yung kanyang sarili sa Panginoon. Yeah. He believed if he commit himself to the Lord will take care of him. Siya'y nananampalataya na kapag ipinagkatiwala niya yung kanyang sarili sa Panginoon, yung Diyos yung mag-iingat sa kanya. He believed God will keep from the Goliath. Siya'y nananampalataya ang Diyos yung mag-iingat sa kanya mula kay Goliath. He committed himself to the Lord completely. Kaya ganap niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa Panginoon. That's why he wrote the psalm, right? Awit 37. Kaya sinulat niya po sa Awit 37. Awit 37, verse 5. Mga Awit 37, verse 5.
37 verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at Siya'y gagawa. Yeah. Commit your way to the Lord, right? Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa and Panginoon. Trust also in Him. At magtiwala ka sa Kanya. And He shall bring it to pass. At Siya'y gagawa. David had this faith, right? Si David po'y mayroong ganitong pananampalataya. That's why he commit himself to the Lord completely. Kaya ganap niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa Panginoon. So, the fighting with David and Goliath was not a simple story. Kaya yung digmaan sa pagitan ni David at Goliath po ay hindi simpleng kwento. Yeah, it summarized the whole Bible, right? Marahil ibinubuod po nito yung buong Biblia. Yeah. We as a saved Christian, we are also in the battlefield with the Satan. Bilang isang ligtas na Kristiyano, tayo din po ay nasa digmaan laban kay Satanas. Goliath is the image of Satan, right? Si Goliath po yung larawan ng Satanas. Yeah, we can overcome Satan by trusting in God. Madadaig natin si Satanas nang nagtitiwala sa Diyos. Yeah, so it says, what should be the saved Christian, the life of the saved Christian? Kaya sinasabi po nito kung ano po yung dapat na maging buhay Kristiyano ng mga ligtas na Kristiyano. So we have to overcome Satan by relying on the Lord. Kaya kailangan nating madaig si Satanas nang nagtitiwala sa Panginoon. First Juan chapter 2. Unang Juan chapter 2. First Juan chapter 2 verse 13. Chapter 2 verse 13. Okay, 13, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Yeah, especially it says to young men. Gisala, sinasabi po ito sa mga kabataang lalaki. Yeah, you are young men, right? Kayo po yung mga kabataan, tama po ba? Young men, because you have overcome the wicked one. Mga kabataang lalaki, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Of course, here the wicked one is Satan, right? Siyempre po yung masama dito ay si Satanas. Yeah, we can overcome Satan, right? Madadaig po natin si Satanas. Yeah, we can overcome Satan also by through our faith. Madadaig din po natin si Satanas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. First Juan chapter 5. Unang Juan chapter 5. Verse 4. To save the time, you can follow. Yeah. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Yeah, is that right? This is the victory that has overcome the world, our faith. Sinasabi po dito, sapagkat ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Our faith can be the shield, keep us from the Satan. Kaya yung ating pananampalataya po yung maaaring maging shield upang labanan po si Satanas. Ephesians chapter 6. Epeso chapter 6. Verse 16. Chapter 6 verse 16. 16 also. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Yeah, here also the wicked one, Satan, right? He send the fiery dart. Dito rin po, yung masama si Satanas po, siya'y nagsusugpo ng mga nag-aapoy na palaso. He continuously send the fiery dart to stumble us. Siya'y nagpatuloy na nagpapadala po ng apoy na palaso upang tisirin tayo. But we can keep ourselves from the fiery dart of Satan through our faith. Pero magagawa nating maingatan yung ating sarili sa magitan po ng pananampalataya. Yeah. But we can have the faith through the word of God, right? Pero maaari tayong magkaroon ng pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. First Juan chapter 2. Unang Juan po, chapter 2. Chapter 2, verse 14. Verse 14. Chapter 2, verse 14. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama.
Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Here also said to young men, right? Dito rin po sinabi sa mga kabataan. Young men, because you are strong and the word of God abides in you. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas, ang salita ng Diyos ay nanatili sa inyo. Yeah, then you have overcome the wicked one. At inyong dinaig ang masama. When the word of God abides in you, you can have a faith. Kapag nanatili sa inyo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Then you can overcome Satan, right? Kung gayon, mapagtatagumpayan mo si Satanas. That's why, as you know, Jesus also overcome the temptation of Satan through word, right? Kaya gaya ng ating nalalaman, napagtagumpayan din po ni Jesus si Satanas sa magitan ng salita ng Diyos. So when he was tempted 3 times by Satan, he said 3 times, it is written, it is written, it is written. Kaya nung siya itinukso ni Satanas ng 3 ulit, sinabi niya rin po, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Yeah. David also was a man who really rely on the word of God. Kaya si David po ay isang lalaki o taong nagtitiwala sa Panginoon. So as we know, the most of the psalm was written by David, right? Gaya ng ating nalaman, karamihan sa mga awit po ay sinulat ni David. Especially the longest chapter in the Bible, you know, what's the... Hagit sa lahat, ano po yung pinakamahabang Biblia po? You know, right? Awit 119, right? Yung awit 119. Yeah. So, 119, awit 119 is the chapter of the word, right? Kaya yung awit chapter 119, yung chapter po ng salita. It was also written by David, right? Ito rin po isinulat ni David. Yeah. That's why David always meditate the word of God, right? Kasi David ay palagi niyang pinagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. Yeah. He really loved the word of God. Talagang mahal na mahal niya po yung salita ng Diyos. Yeah. Awit 119. Awit 119. Verse 97. Basahin po natin ng sabay-sabay. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Yeah, right? If we read Psalm 119, right? He always near the word. Kaya kung babasahin po natin ang awit 119, lagi po siyang malapit sa salita. He always meditate the word of God, right? Palagi niya pong pinagbulay-bulayan ng salita. That's why David could have a great faith. Kasi si David ay nagkaroon ng dakilang pananampalataya. Mm-hmm. Yeah. So, keyword, life of victory, faith and the word. Kaya yung susi po sa buhay na nagtatagumpay, pananampalataya at salita. Especially your time is the time you can learn more the word of God. Higit sa lahat sa panahon ng kabataan, ito yung panahon na talagang mapag-aaralan ninyo ang salita ng your Diyos. Your time is the time you can study Bible more. Sa panahon ninyo ng kabataan, higit yung mapag-aaralan ng lubos yung Biblia. And also, your time is the time you can really practice the word of God in your Christian life. At sa inyong panahon ay talagang masasanay niyo po yung salita ng Diyos sa inyong buhay Kristiyano. Of course, whenever I preach the word of God in church, I expect all the brothers and sisters can listen carefully to the word of God. Siyempre po, sa tuwing ipinapangaral ko po yung salita ng Diyos sa loob ng church, inaasahan ko po na yung mga kapatid po ay nakikinig ng salita ng Diyos. And also, I expect they really practice the word of God. At umaasa ko na talagang isinasanay po nila yung salita ng Diyos. What they learned. Kung ano po yung kanilang natututunan. But especially, I really expect you to prepare. Higit sa lahat po, inaasahan ko ito sa mga kabataan. Actually, I don't greatly expect all the people they can really practice the word of God in their life. Sa katunayan po, hindi talaga ako lubos na umaasa sa mga matatanda po na
isasagawa nila yung salita ng Diyos sa kanilang buhay. Because it's not easy, right? Dahil sa katunayan, hindi po ito madali. Their lifestyle already fixed. Yung kanilang buhay po, paraan ng buhay, nakapix na. You are different, right? Pero kayo po iba. You are still young. Bata pa po kayo. Yeah, you can observe all the Word of God. Pwede niyo pong ma-observe ang lahat ng salita ng Diyos. You can really practice the Word of God in your life. At talagang masasanay niyo po ang salita ng Diyos sa inyong buhay. You can really change your life through the Word of God, right? At talagang mababago mo ang iyong buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mm-hmm. Yeah. So, the life of David was the life of victory. Kayong buhay ni David ay buhay po ng nagtagumpay. Second, let's think about the life of humbleness. Ikalawa, yung buhay po ng pagpapakumbaba. We know, we don't have enough time, we will not search the old Bible. Jesus showed the humbleness, right? Jesus po ay nagpakita ng halimbawa. Jesus was born in manger of an animal, right? Si Jesus po isinilang po siya doon sa sabsaban. Says about Luke chapter 2:7 it said, right? We will not find it this time. Luke chapter 2:7 later you can search it. As we know, Jesus is God himself, right? At gaya ng ating nalaman, si Jesus po mismo yung Diyos. But why he has to be born in manger of animal? Pero bakit niya po kinailangang ipanganak po doon sa isang sabsaban ng hayop? Nobody here, right? Born in manger of animal, right? Walang sino man po yung ipinanganak dito sa sabsaban. But God, why God himself born in manger of animal? Pero bakit ang Diyos po mismo ay isinilang po sa isang sabsaban? He wanted to show the humbleness, right? Nais niya pong ipakita yung kababaan. And also Jesus washed the feet of the disciples. At hinugasan ni Jesus yung paan ng mga alagad. John chapter 13 verse 14 said, right? He himself washed the feet of the disciples. So 1 chapter 13 verse 34, siya po mismo hinugasan niya yung paan ng mga alagad. As a Lord, as a teacher, he washed the feet of the disciples. Bilang isang Panginoon, bilang isang guro, hinugasan niyo po yung paan ng mga alagad. At that time, the feet was the most dirtiest part of the body, right? At sa panahon ngayon, yung paa po yung pinakamaruming bahagi ng katawan. At that time, the servant did washing the feet of the people. At sa panahon ngayon, yung mga lingkod po yung gumagawa ng paghuhugas sa mga paa. But Jesus did, right? Pero si Jesus po yung gumawa. He showed the example, right? Nagpakita siya ng halimbawa. He showed the humbleness. Nagpakita siya ng kababaan. And Jesus ride on the donkey, colt, the baby donkey colt to enter Jerusalem. At si Jesus po, sumakay po siya sa batang asno po, papasok sa Jerusalem. As a king of a king, he has to ride on the white horse, right? Bilang isang hari ng Israel, kailangan niyo po sumakay po sa isang puting kabayo. But he ride on the small, very small, smallest animal, right? Pero sumakay po siya sa munting hayop. He showed the humbleness, right? Nagpakita siya ng kababaan. So, we think about David. Kaya pag-isipan po natin si David. David didn't forget the time of a shepherd. Si David po, hindi niya po nakalimutan po yung panahon ng pagiging pastol. 1 Samuel chapter 18. Unang Samuel chapter 18. We need to understand how David was humble. Kailangan ating maintindihan kung paano po naging mapagpakumbaba si David. 1 Samuel chapter 18, verse 18. Unang Samuel chapter 18, verse 18. It looks like you are faster than me. Para pong mas mabilis kayo kaysa sa akin. The first Samuel. Okay, you already searched. You can. Pasahin po natin lang, sabay-sabay. Sinabi ni David kay Saul, sino ako at sino ang aking kamag-anak o ang sambayan ng aking ama sa Israel upang ako'y maging manugang ng hari? After David, right, overcame Goliath, he had a chance to become the son-in-law of King Saul. Pagkatapos po na magapi ni David si Goliath, nagkaroon siya ng pagkakataong maging
manugang ni but Saul. He was still humble, right? Pero siya rin mapagpakumbaba pa rin po siya. Who am I and what is my life or my father's family in Israel? Sino ako at sino ang aking kamag-anak o ang sambayan ng aking ama sa Israel? How can I be your son-in-law? Paano ako magiging manugang ng hari? I'm just a shepherd. Ako'y isa lamang pastol. He kept the humbleness, right? Kaya napanatili niya po yung kabakumbabaan. Especially when David overcame Goliath, he met the very great temptation. Lalo-lalo na po nung pagkatapos magapi ni David si Goliath, siya po'y nagkaroon matinding ng tukso. What temptation he met? Anong tukso po yung kanyang nakatagpo? You know? Alam niyo po ba kung ano? 1 Samuel chapter 18. Unang Samuel chapter 18. You already found, right? 18 verse 7. 18 verse 7. Verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. At nag-aawitan sa isa't isang mga babae habang sila'y sasaya na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Yeah. After David overcame Goliath, many women, right? Many women shouted, "Sure, Saul has slain his 1,000 and David his 10,000." Kaya pagkatapos magapi ni David si Goliath, sinabi po dito, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Many people praised David, right? Maraming tao po yung pumuri kay David. You are great. Ikaw ay dakila. How can overcome the giant Goliath? Paano mo magagapi yung si Goliath? Yeah, you are much better than First King Saul. Mas magaling ka kaysa kay unang hari kay Saul. It was a great temptation to him, right? Yan po yung pinakamalaking tukso sa kanya. Because he could be proud. Dahil maaaring siya po'y maging mapagmataas. Maybe he can't have other heart, right? Marahil mayroon siyang ganitong puso, di ba? Ah, tama. Yeah. I'm much better than Saul. Oh, tama. Mas magaling ako kay Saul. I'm the only one who overcame the Goliath. At ako lamang yung nakatalo kay Goliath. But, subalit, David kept humbleness, right? Napanatili ni David yung kanyang kapakumbabaan. Verse 14, pasahin po natin ng sabay-sabay. Nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain, sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. David behaved wisely in all his ways. Right? Nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain. Yeah, it means he kept his heart. Ibig sabihin, napanatili niya po yung kanyang puso. He didn't become proud, right? Hindi po siya naging mapagmalaki. He still kept the humbleness. Napanatili niya pa rin po yung kapakumbabaan. Yeah. That's why David was the great man, right? Kaya si David po isang dakilang tao. We know, right? Pride goes before destruction. The Bible repeatedly says, right? At gaya ng ating nalaman, paulit-ulit na sinasabi ng Biblia na yung pagmamalaki po'y hantong sa paggawasak. If David failed this time, right? Maybe he couldn't be the man after God's heart, right? If he failed this time, he couldn't be a man after God's heart. Marahil kung nabigo si David po sa pagkakataong ito, hindi po siya magiging isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Yeah. So David kept his heart humbleness. Kaya napanatili ni David yung kapakumbabaan. Yeah. First Chronicles 17 also said, First Chronicles 17, verse 16. Unang Koronika, chapter 17, verse 16. Verse 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay pumasok si Haring David at naupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, "Sino ako, o Panginoong Diyos, at ano ang aking sambahayan, at dinala mo ako sa ganitong kalagayan?" Yeah, he also said, after he became the king, right? He reminded his former life. Sinabi niya din po, pagkatapos niya maging hari, inalala niya po yung kanyang dating buhay. Yeah. Who am I, O Lord God, and what is my house that you have brought me this far? Sino ako, Panginoong Diyos, at ano ang aking sambayan,
at dinala mo ako sa ganitong kalagayan. Even though he already became the king, he kept his heart. Kahit siya po ay naging hari na, pinanatili niya pa rin yung kanyang puso. But first king, how about first king Saul? Pero paano naman po yung unang haring si Saul? He was also humble at first, right? Sa una, siya rin po yung mapagkumbaba. But after he became king of Israel, he became proud. Pero pagkatapos niyang maging hari ng Israel, siya po ay naging mapagmataas. He didn't keep his first heart, right? Hindi niya po napanatili yung kanyang unang puso. And also, right, David, originally he was a shepherd. At si David po, di ba, sa katunayan, isa po siyang pastol. But if we read the Bible, we can know he was a bunso, right? Bunso. Pero kung babasahin natin ng Biblia, malalaman natin siya po isang bunso. His father, Jesse, had 8 sons. Yung kanyang amang si Jesse po ay mayroong 8 anak na lalaki. Among 8 sons, he was a bunso. At sa pang sa 8 po, siya yung punso. Yeah. But, you know, when the Samuel visit his house to anoint king, right? Pero alam niyo po, nung binisita ni Saul yung kanyang bahay para buhusan ng langis. But when Samuel went to the house of Jesse, wala siya. Right? Pero nagpunta si Samuel sa bahay ni Jesse, wala po si David. David was outside to do shepherd. Si David po ay nasa labas upang magpastol. What do you mean? Ano pong ibig sabihin? Maybe his family consider him he's like a servant, right? Marahil itinuring po siya ng kanyang pamilya. Ikaw ay isang alipin. Usually bunso, right? They are loved by parents and loved by brothers, sisters. Kadalasan po yung bunso, sila yung minamahal ng mga magulang at ng mga kapatid. But it looks so, David didn't receive a love like that. Pero para bang si David po hindi nakatanggap ng ganong pag-ibig. Always he do shepherding outside. Palagi niya pong ginagawa yung pagpapastol sa labas. Always the family leader commend him, you do just the shepherding. Palagi siyang inutosan ng kanyang pamilya, magpastol ka lang. Yeah. But David didn't complain, right? Pero si David po hindi nagreklamo. Yeah. It was possible because he was humble. Naging posible po ito dahil siya po ay mapagpakumbaba. We shouldn't forget from where we got the salvation. Huwag po nating kalilimutan, magmula saan po tayo nagkaroon ng kaligtasan. What was our situation before we got the salvation? Ano ba yung kalagayan natin bago tayo nagkaroon ng kaligtasan? We are really miserable sinner, right? Tayo isang miserableng makasalanan, ba po? Yeah. But by the grace of God, we got the salvation, right? Ngunit sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po tayo ng kaligtasan, tama po ba? Yeah, we shouldn't forget the first time. Kaya wag po nating kakalimutan po yung unang pagkakataon then po. We can keep the humbleness. Kung gayon mapapanatili natin yung kapakumbabaan. And then the important thing, David did a real repentance, right? At ang mahalagang bagay po si David, talagang nagsisi po siya. Who can have a real repentance? Sino po ba yung nagkakaroon ng tunay na pagsisisi? The prouder cannot have a real repentance. Yung mapagmataas po, hindi siya magkakaroon ng tunay na pagsisisi. Yeah. First King Saul, right? He became proud. Yung unang haring si Saul, siya po'y naging mapagmataas. That's why even though he had a lot of chance to repent, he just sin, he didn't, right? Pero kaya ka po, kahit na nagkaroon siya ng maraming pagkakataong magsisi sa kanyang kasalanan, he hindi po siya nagsisi. He didn't repent until the end, right? Hindi siya nagsisi hanggang sa wakas. But David was different. Pero iba po si David. As we know, David committed a very great sin. Gaya ng ating nalalaman, si David nakagawa ng napakalaking kasalanan. Yeah. He committed adultery. Nakagawa po siya ng pangangalo niya. Yeah. And to hide his sin, he also commit murder. At upang maitago yung kanyang kasalanan, nakagawa po siya ng pagpatay. We learn David was a man after God's heart. At natutunan natin na si David, isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. He had a great faith. Meron siyang malaking pananampalataya. He was really humble. At siya ay talagang mapagkumbaba. But, how could he commit a disgrace? Subalit, paano niya po nagawa yung ganitong malaking kasalanan? We need to think about it. Kailangan po natin itong pag-isipan. If a great man, David, commit a disgrace, how about us? Kung ang dakilang taong si David ay nakagawa ng ganitong kasalanan, paano naman po kaya tayo? If he has a
this great faith, even though he has this great faith, he committed this great sin. Kahit na meron siyang ganitong dakilang pananampalataya, nakagawa po siya ng ganitong kasalanan. We are much weaker than David of faith, right? Tayo po higit na mas mahina kaysa sa pananampalataya ni David, di ba po? We can also commit a sin like David, right? Pwede rin po tayo makagawa ng kasalanan tulad ni David. Yeah, we have to be very careful. Kaya kailangan po nating maging maingat. Especially youth time, you are very weak to other gender, right? Lalong-lalo po bilang isang kabataan, napakahina niyo po sa ibang kasarian. Most of the youth who are stumbled they are stumbled by other gender, right? Karamihan sa mga kabataang natitisod po, sila po'y natitisod sa ibang kasarian. They don't overcome youthful lust. Hindi po nila napagtatagumpayan yung pagnanasa ng kabataan. Yeah, it happened, right? Nangyayari po ito, di ba po? So, if we look at the life of David, we need to learn the lesson. Kaya kung titingnan natin yung buhay ni David, kailangan nating matuto ng aral. If a great man, if the man of faith committed a disgrace, we are much weaker than him. Kung yung dakilang tao, yung tao ng pananampalataya nakagawa ng ganitong makasalanan, higit pa po tayong mas mahina. You have to be more careful. Kailangan nyo pong maging mas maingat. But there is important thing. Ngunit meron pong mahalagang bagay dito. Repentance. Pagsisisi. Repentance. Pagsisisi. Even though David committed a great sin, he did a real repentance. Kahit na nakagawa si David ng malaking kasalanan, ginawa niya po yung tunay na pagsisisi. 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12. Ikalawang Samuel, chapter 12. Verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, binuhusan kita ng langis upang maging hari ng Israel, at iniligtas kita sa kamay ni Saul. Yeah, after David committed a great sin, right? God sent prophet Nathan. Pagkatapos makagawa ni David ng kasalanan, ipinadala sa kanya si propeta Nathan. Yeah, then Nathan directly point out his sin, right? Pagkatapos direktang pinunto ni Nathan yung kanyang kasalanan. You are the man. Ikaw ang lalaking iyon. Then what's the reaction of David? Kung ganyan, ano po yung naging tugon ni David? Yeah, verse 13 also. Verse 13 din po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Yeah, David said, I have sinned against the Lord. Sinabi ni David, nagkasala ako laban sa Panginoon. Yeah, David immediately repented his sin, right? At agad na nagsisisi si David sa kanyang kasalanan. It's the greatness of David. Yan po yung kadakilaan ni David. David is a different from our situation, right? Si David po, iba po siya sa ating sitwasyon. Tama po ba? This time, David was the king of Israel, United Kingdom of Israel, right? Sa pagkakataong ito, si David po yung hari ng pinag-isang kaharian ng Israel. He had a great power, right? Meron siyang malaking kapangyarihan. He had a great authority. Meron siyang malaking otoridad. Maybe if he won, he killed Prophet Nathan, right? Marahil kung gusto niya, pwede niyang patayin si Propeta Nathan. But, even though he was a king of Israel, right? He completely repented. Subalit, kahit na siya po ay isang hari ng Israel, siya po ay ganap na nagsisi. Right? We are not David, right? Di ba po, hindi tayo si David. Yeah, actually, we are easy situation to repent. Sa katunayan, mas madali tayong magsisi. Tama? Tama po ba? Yeah. That's why it's the greatness of David. Kaya yan po yung kadakilaan ni David. Yeah, he really repented his sin. Talagang siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Then he wrote, right, Psalm chapter 51. Pagkatapos isinulat niya po yung awit, chapter 51. So, maybe sometime you can also fall into sin. Marahil minsan, maaring kayo din po ay mahulog sa kasalanan. Then you have to also come to the repentance. Kung gayon, kailangan mo ding lumapit sa pagsisisi. Yeah. But
when you come to the repentance, it's a, better you meditate Psalm 51. Pero kapag dumating ka sa pagsisisi, mas mabuting pagbulay-bulayan mo ang awit 51. Then you can have the heart of David. Kung gayon magkakaroon ka ng puso, gaya ni David. So, that's why even though David committed a great sin, he could have recovered, right? Kaya kahit na si David ay nakagawa ng malaking kasalanan, siya po ay nakapanumbalik. Yeah, he could have been used by God until the end, preciously, right? At siya ay nagamit ng Diyos na makabuluhan hanggang sa dulo. It can apply to us same way. Pwede rin po itong ma-apply sa parehong pagkakataon. Sometimes you can also fall into the sin. Minsan, maaari din tayong mahulog sa pagkakasala. But you still have a chance. Pero meron ka pa rin pagkakataon. If you have a real repentance, you still have a chance. Kung meron kang tunay na pagsisisi, magkakaroon ka ng pagkakataon. Whatever creation you have, if you really repent, you still have a chance. Kung anumang kasalanan meron ka, kung ikaw ay magsisisi, magkakaroon ka ng pagkakataon. God will give you another chance. Bibigyan ka ng Diyos ng isa pang if pagkakataon. If you have real repentance, God will restore you. Kung talagang magsisisi ka, ibabalik ka ng Diyos. David showed the example, right? Si David po nagpakita siya ng halimbawa. It can apply to us. Pwede right? itong i-apply sa atin. But you have to know, Satan hinder your repentance. Pero kailangan niyo pong malaman, hinahadlangan ni Satanas ang inyong pagsisisi. Satan make you commit sin, right? Ginagawa ni Satanas na makagawa ka ng kasalanan. But it's another. Pero hindi pa yan ang lahat. After Satan make you commit sin, he works more greatly. Pagkatapos na gawin ni Satanas makagawa ka ng kasalanan, mas kikilos pa po siya. Satan work to hinder your repentance. Hahadlangan ni Satanas yung iyong pagsisisi. Satan give the heart. Si Satanas magbibigay ng ganitong puso. You commit this sin? O ikaw nakagawa ng ganitong kasalanan? If you are really saved a Christian, how can you commit this kind of sin? Kung talagang tunay kang naligtas na Kristiyano, paano ka nakagawa ng ganitong kasalanan? If you are really saved one, how can commit this dirty sins? Kung talagang naligtas ka, paano mo nagawa yung ganitong maruming kasalanan? You are miserable one. Isa kang miserable. You are nothing. Ikaw ay, you are not deserve to come to church. Ikaw ay hindi karapat dapat na pumunta sa church. Go away. Umalis ka. Satan give this heart, right? Kaya magbibigay si Satanas ng ganitong Satan puso. Satan hinder your repentance. Hahadlangan ni Satanas ang iyong pagsisisi. That's why, as we know, Judas Iscariot, he failed, right? Kaya gaya ng ating nalalaman, si Judas Iscariot ay nabigo po by siya. By temptation of Satan, he sold Jesus, right? Sa magitan ng tukso ni Satanas, ipinagbili niya po si Jesus. But after that, Satan continued walk to Judas Iscariot. Pero pagkatapos nun, patuloy pa din pong kumilos si Satanas kay Judas Iscariot. Satan hindered the repentance of Judas. Hinadlangan ni Satanas yung pagsisisi ni Judas Iscariot. That's why Judas Iscariot didn't repent. Kaya si Judas Iscariot hindi po nagsisi. He committed a suicide, right? Siya ay nagpakamatay. He failed. Nabigo po siya. Even though he had a chance, he failed. Kahit na may pagkakataon siya, nabigo po siya. So, if you have a real repentance, you still have a chance. Kaya kung meron kang tunay na pagsisisi, meron ka pa pong pagkakataon. You can still have the man of faith. Pwede ka pa rin pong maging tao ng pananampalataya. And David obeyed to God. At si David sumunod sa Diyos. Yeah, who can obey to God? Sino po ba yung makakasunod sa Diyos? Of course, the proud cannot obey to God. Siyempre po yung mapagmataas hindi makakasunod sa Diyos. But David, always obey to God. Pero si David palaging sumusunod sa Diyos. Because he was humble. Dahil siya po ay mapagpakumbaba. So the key point, keyword of the humbleness, is obedience. Obedience. Kaya yung susi po ng kababaan po ay pagsunod. After David made the United Kingdom of Israel, he had a heart to build the temple. Pagkatapos pong pagkaisahin ni David yung dakilang karya ng Israel, nais niya pong magtayo ng templo ng Diyos. But God didn't allow it. Pero hindi po ito pinahintulot ng Diyos. The First Chronicle 17. Sa unang kronika, chapter 17. First Chronicle, chapter 17. Chapter 17. Verse 1 hanggang 4. Verse 1 hanggang 4. Magmula verse 1 hanggang 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Nang si David ay nanirahan sa kanyang bahay, sinabi ni David kay Propeta Nathan, "Tingnan mo, ako'y nakatira sa isang bahay na sedro, ngunit ang kaban ng Panginoon ay nasa loob ng isang tolda." At sinabi ni Nathan kay David, "Gawin mo ang lahat ng nasa iyong puso, sapagkat ang Diyos ay kasama mo." Ngunit nang gabing ring iyon, ang salita ng Diyos ay dumating kay Nathan, "Humayo ka at sabihin mo kay David na aking lingkod, ganito ang sabi ng Panginoon, hindi mo ako ipagtatayo ng bahay na matitirahan." Even though David wanted to build the temple, God didn't allow, right? Kahit na gustong itayo ni David yung templo, hindi ito pinaintulot ng Diyos. So verse 4 said, "Right, you shall build me a house to dwell in." Kaya sinabi, hindi mo ako ipagtatayo ng bahay na matitirahan. Maybe if he was a proud, he complained, right? Marahil kung mapagmataas po siya, magrereklamo siya. Oh God, why not? O bakit hindi po? I'm the one who made the United Kingdom of Israel. Ako yung hari na pinagkaisa yung dakilang kaharian ng Israel. Yeah. I'm deserved to build the temple. Ako ay nararapat magtayo ng templo. Right? But he didn't say anything, right? Pero wala siyang sinabing anuman. Yeah, he just obeyed. Siya ay sumunod lamang. Because he was really humble, right? Dahil siya ay tunay na mapagkumbaba. Sometime in church, right? You want to do some ministry, right? Misa sa church po, di ba? Gusto mong gumawa ng ganitong paglilingkod. Oh, pastor, I'm the one who can do this ministry. Oh, pastor, ako yung makakagawa ng ganitong ministry. But sometime, right? Pastor doesn't allow. Pero minsan yung pastor po, brethren, mas magaling pa nga ako sa ibang kapatid. You also try to just obey. Kaya subukan mo lang din pong sumunod lamang. If God doesn't allow, there is a will of God, right? Kung hindi ito ipaintulot ng Diyos, mayroong kalooban ng Diyos. Especially youth time is the time you have to learn the obedience. Lalong-lalo na sa panahon ng kabataan, kailangan ninyong matutunan ng pagsunod. Even though you cannot understand all the situation, you have to obey. Kahit na hindi nyo maintindihan ang lahat ng sitwasyon, kailangan mo lang sumunod. Yes, someday you can understand what's the will of God. Balang araw maintindihan mo kung ano yung kalooban ng Diyos. So even though the will of a church is different from your thought, try to obey. Kaya kahit na yung kalooban ng church ay iba sa ating iniisip, subukan mo lang sumunod. Okay, so we need to keep humbleness until the end. Kaya kailangan nating mapanatili yung kapakumbabaan hanggang sa wakas. We need to more hurry. Number 3, the life of a gentleness. Yung buhay po ng kaamuan. As we know, Jesus was like a ram. He was really gentle. Gaya ng ating nalaman, si Jesus po'y tulad ng isang kordero, napakaamo. So Isaiah 53, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na sa harapan ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Yeah. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Siya'y inapi at siya'y sinaktan, gayon may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Like a ram, right? Katulad ng tupa, kordero. He showed the gentleness of Jesus, right? Nagpakita siya ng kaamuan ni Jesus. That's why 1 Peter chapter 2 also said, 1 Peter chapter 2. Sa unang Pedro chapter 2. Chapter 2 verse 23. Chapter 2 verse 23. 23, also basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Yeah, when he was reviled, did not revile in return. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. When he suffered, he did not threaten. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta. Yeah, but committed himself to him who judges righteously. Kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa umahatol na may katarungan. Yeah, it says about humbleness, the gentleness of Jesus. Sinasabi nito yung kaamuan ni Jesus. Yeah, David also really a man of gentleness. Si Jesus, si David po, isa rin po siyang tao na maamo. David didn't repay Saul and Shimei by himself. Kaya si David po hindi niya po ginantihan si Saul o si Shimei. It was possible because he was a Gentile. Posible ito dahil siya po ay
may kamuan. David had a chance to kill Saul 2 times. Si David po may pagkakataon siyang patayin si Saul ng 2 ulit. At that time, right? First King Saul envied David. Sa una po, nung si Saul ay nainggit kay David. That's why he tried to kill David, right? Kaya sinubukan niya pong patayin si David. That's why David had to run away from Saul. Kaya kinailangan pong tumakas ni David mula kay Saul. Yeah, their relation was like an enemy, right? Yung kanilang relasyon po ay parang magkaaway. But David was different from Saul. Pero iba po si David mula kay Saul. Yeah, even though he had a chance to kill Saul, he didn't kill him. Kahit na meron siyang pagkakataong patayin si Saul, hindi niya po pinatay si Saul. Maybe at that time, there were many people around David. Marahil sa pagkakataong yun, meron pong maraming mga tao sa paligid ni David. There were many servants of David. Meron pong maraming mga lingkod ni David. When they look at David, David looks foolish. Nung pinagmamasdan nila si David po'y parang hangal. Foolish. Looks foolish, right? Parang hangal po, di ba? Saul is the one who tried to kill you. Si Saul, di ba? Yung sinubukang pumatay sa'yo. But this time, it's a great chance you can kill Saul. At ito yung pagkakataong pwede mo nang patayin si Saul. Why you don't kill him? Pero bakit hindi mo siya pinatay? If you don't want, I will kill him instead of you. Kung ayaw mong patayin, ako yung papatay right? Para sa'yo. But David didn't allow, right? Pero hindi ito pinahintulot ni David, di ba po? When other people look at, our king, very foolish. Kaya nung tinitingnan siya ng ibang mga tao, yung hari natin, hangal. They cannot understand, right? Hindi po nila maintindihan, tama po ba? But David was a man of faith. Pero si David po yung tao ng pananampalataya. Yeah, even though it looks so foolish, he followed God's way. Pero kahit na parang kahangalan, sumunod siya sa paraan ng Diyos. He waited God's time, right? Naghintay siya sa kapanahunan ng Diyos. He didn't kill the one who is anointed by God. Hindi niya po pinatay yung taong binuhusan ng langis ng Diyos. First Samuel 24. Unang Samuel chapter 24. 24 verse 6. Verse 6. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag ipahintulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na binuhusan ng langis ng Panginoon, na aking saktan siya ng aking kamay, gayong siya ang binuhusan ng langis ng Panginoon. Yeah. He hold on, right? God's way. Pinanghawakan niya po yung paraan ng Diyos. Yeah. He just waited God's time. Hinintay niya lamang yung kapanahonan ng Diyos. He didn't repay his enemy by himself. Hindi niya po ginantihan yung kanyang kaaway. It came from his gentleness, right? Nagmula ito sa kanyang kaamuan. Later, and then it also happened to David. Nangyari din po ito kalaunan kay David. Yeah, 1 Samuel chapter 16. Unang Samuel chapter 16. 16 verse 7. 16 verse 7. 7 hanggang 12. 7 hanggang 12. 7 hanggang 12. Okay, can you read it? You can read it. Babasahin ko po. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ng kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig. Sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan siya sa harap ni Samuel at kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Shama at kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pinaraan ni Jesse ang 7 sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi na Samuel kay Jesse, narito bang lahat ng iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya'y nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi na Samuel kay Jesse, ipasando mo siya sapagat hindi tayo uupo hanggang sa siya'y dumating dito. Siya'y nagpasugo at sinundo siya roon, siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis sapagkat siya na nga. Yeah, Shimei, right? He was a very miserable person. Si Shimei po, isa po siyang miserabing tao. But he cursed David.
He cursed David. Pero sinumpa niya po si David. And also he said a bad word to David, right? At pinagmumura niya po si David. Of course, as a king, he can kill him immediately. Kaya bilang ang sanghari, pwede niya po siyang agad na patayin. And his servant asked him to kill Shimei. At iniling ng kanyang lingkod na patayin niya po si Shimei. But David didn't allow it, right? Pero hindi po ito pinahintulot ni David. Yeah. David said, verse 11. Ikalawang Samuel po. Sorry. First Samuel. Sorry, Paul. Second Samuel. We read completely different. Sorry, Paul. 16. Second Samuel 16. Ikalawang Samuel, chapter 16. Pasensya na po. Nobody tell me. My mistake. Sorry, Paul. Yeah. Second Samuel 16, verse 7. Hanggang 12. Isa pa? Basahin? Yeah. Babasahin ko po. Ganito ang sinasabi ni Shimei habang siya'y nagmumura, lumayas ka, lumayas ka. Ikaw na namamamatay tao, ikaw na taong walang kabuluhan. Ipinaganti sa iyo ng Panginoon ang lahat ng dugo ng sambayan ni Saul na siya mong pinalitan sa pagiging hari at ibinigay ng Panginoon ang karean sa kamay ni Absalom na iyong anak. Tingnan mo, dinaktan ka ng pagkawasak sapagkat ikaw ay mamamatay tao. Nang magkagayoy, sinabi ni Abisay na anak ni Zeruiah sa hari, bakit lalaitin itong asong patay ang aking Panginoong hari? Patawirin mo ako at pupugutin ko ang kanyang ulo. Subalit sinabi ng hari, anong pakialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Zeruiah? Kung siya'y nanlalait, sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David. Sino nga ang magsasabi, bakit ka gumawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisay at sa lahat niyang mga lingkod, ang aking buhay itinutugis ng sarili kong anak, gaano pa nga kaya ang Benjaminitang ito? Bayaan ninyo siya, hayaan ninyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon. Marahil ay titingnan ng Panginoon ng aking paghihirap at gagantihan ako ng mabuti ng Panginoon sa panlait sa akin sa araw na ito. Yeah, Shimei, right? Cursed David. Kaya si Shimei po, sinumpa niya si David. But David didn't kill him by himself. Pero hindi po pinatay ni David si Shimei. Yeah, verse 11 said, right, let him alone and let him curse. So the Lord has ordered him. So verse 11, bayaan ninyo siya, hayaan ninyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon. He considered, God ordered Shimei to curse David. Itinuring niya po na inutusan ng Diyos si Shimei na sumpain si David. He didn't open his mouth. Hindi niya po binuka ang kanyang bibig. So after it happened, David wrote Psalm chapter 39. Let's book Psalm 1 Biblia. Psalm 39 verse 8, verse 9. With 39, verse 9. Okay, verse 9. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y pipi, hindi ko ibinuka ang bibig ko sapagkat ikaw ang gumawa nito. Yeah. I was a mute, I did not open my mouth. Ako'y pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko. Because it was you who did it. Sapagkat ikaw ang gumawa nito. David considered God did it, right? Itinuring ni David na ang Diyos yung gumawa nito. He kept the gentleness, right? Napanatili niya po yung kaamuan. In our Christian life, sometimes we meet this kind of situation, right? Sa ating buhay Kristiyano, minsan humaharap tayo sa ganitong sitwasyon. Maybe you don't have any problem. Minsan, wala kang problema. Yeah, you are innocent. Marahil, wala kang kasalanan. But you can miss some unfair, unjust situation. Maring humarap ka sa hindi makatarungang sitwasyon. When somebody make you trouble, you want to say something, right? Kapag mayroong isang gumugulo sa iyo, gusto mo nang magsalita. Yeah, you have the heart to repay, right? Meron kang pusong gumanti. Yeah, but you have to also, you shouldn't open your mouth. Pero di rin po dapat natin buksan yung ating mga bibig. Just keep silent. Manatili lang pong tahimik. Yeah, it's a gentleness, right? Yan po yung kaamuan. Yeah, so the Bible says, Romans chapter 12, buksan mo ang Biblia, Romans chapter 12, verse 19. Roma chapter 12 verse 19.
12 verse 19. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, huwag ninyong ipagganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yeah, do not avenge yourselves. Kaya, huwag ninyong ipagganti ang inyong sarili. Yeah. Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Akin ang pagiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yeah, just keep mouth. Kaya manatiling pong tahimik. And all the situation, try to commit to the Lord. At sa lahat ng sitwasyon, subukang ipagkatiwala sa Panginoon. Because even though nobody knows, God knows everything, right? Dahil kahit na walang nakakaalam, alam ito ng Diyos. God knows your unfair, your unjust situation. Alam ng Diyos yung hindi makatulong ang sitwasyon mo. That's why if you commit to the Lord will repay. Kaya kung ipagkakatiwala mo ito sa Panginoon, ang Diyos yung gaganti. But your side, you don't need to repay by Pero yourself. Pa yung panig, hindi mo kailangang gumanti. Yeah, then you can continue your Christian life until the end. Kung kayo may pagpapatuloy mo ang iyong buhay Kristiyano hanggang sa wakas. Because many Christians just stumble when they meet some unfair situation in church. Dahil maraming mga Kristiyano po yung natitisod kapag gumarap sila sa mga hindi makatarungan sitwasyon sa loob ng church. You need the gentleness. Kailangan niyo po ng kaamuan. In your mouth, there are two things in your inside of your mouth. There are two things. Sa loob ng inyong bibig may dalawang bagay. What's inside of your mouth? Ano po yung nasa loob ng inyong bibig? Ano? Ano po? You have teeth. Meron kayong ngipin. Isa pa. Ano? Ano pa po? You have tongue. Meron kayong dila. May tanong ako. What's more strong? Ano po yung mas malakas? What's strong? Ano po yung mas malakas? Huh? Ano po? What's strong? Ano po yung mas malakas? Yeah, teeth is strong, right? Opo, yung ngipin yung mas malakas. That's why sometimes you bite your tongue by your teeth, right? Kaya minsan nakakagat niyo po yung inyong dila. That's why you shed blood, right? Kaya minsan dumudugo, di ba po? Teeth is stronger than tongue. Kaya mas malakas po yung ngipin kaysa dila. But what will remain in the end? Pero ano po yung nanatili hanggang sa dulo? When you become old, gradually your teeth remove. Kapag tumanda ka na po, mawawalan ka na po ng ngipin. That's why older people, right? Many older people, walang teeth. Kaya karami sa mga matatanda, wala na po silang ngipin. Meron tao, walang tongue? Meron ba taong walang dila? Tongue remain until the end, right? Mananatili po yung dila hanggang sa it wakas. It looks weak, right? It looks softer. It remain until the end. Para bang mahina ito at malambot, pero mananatili po ito hanggang dulo. Sometimes in church, it keeps gentleness looks like foolish. Minsan po sa loob ng church, yung pagiging hangal, pagiging kaamuan po ay parang kahangalan. But when you keep the gentleness, you will stay in church until the end. Pero kapag mananatili kang tahimik, mananatili ka sa church hanggang sa wakas. You have to be tongue, not teeth. Kailangan mo maging dila at huwag maging ngipin. Gentleness. Kaamuan. So, yeah. When you have a gentleness, you can really forgive other. Kaya kung merong katalagang kaamuan, magagawa mong magpatawad sa iba. Yeah. When you forgive other brothers and sisters, yeah, you can overcome many difficulty problem in church. Kapag pinatawad mong ibang mga kapatid, mapagtatagumpayan mo yung maraming mga problema sa loob ng church. We have to go. Number four. The last, David's life was the life of faithfulness. Ikaapat, yung buhay ni David ay buhay ng katapatan. As we know, Jesus was faithful until he died on the cross. Gaya nating nalaman si Jesus ay naging tapat po hanggang mamatay po siya doon sa cross. Yeah, he actually, right? He died on the cross. Sa katunayan, namatay siya sa cross. Yeah, because he was completely faithful, right? Dahil siya ay ganap na matapat. Even though he knew how terrible curse the crucifixion, he obeyed. Kahit na nalalaman niya kung gaano katirible yung krus, siya po pa rin ay sumunod. Because he was faithful, right? Dahil siya po ay tapat. David also was faithful in all things. Si David din po ay tapat sa lahat ng bagay. That's why the Bible said, 1 Kings chapter 15. Kaya sinabi ng Biblia, Unang Hari chapter 15. 1 Kings. Unang Hari. Chapter 15, verse 5. Unang Hari, chapter 15, verse 5. Verse 5. Yeah. Also, basahin po natin ng sabay-sabay.
Pagkat ginawa ni David ang matuwid sa paningata ng Panginoon at hindi lumihis sa anumang bagay na iniutos niya sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay, maliban lamang ang tungkol kay Urias na Heteo. Yeah. David did what was right in the eyes of the Lord. Sapagkat ginawa ni David ang matuwid sa mga mata ng Panginoon. And had not turned aside from anything that he commanded him all the days of his life. At hindi lumihis sa anumang bagay na iniutos sa kanya sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Here important thing, all the days of his life. Dito po yung mahalagang bagay, sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Of course, as we learn, sometime David also was a stumbler. Pero gaya ng ating nalaman, minsan po natisod si David. He also had a weakness, right? Siya din po ay nagkaroon ng kahinaan. But the important thing, he kept his faith until the end. Pero ang magalagang bagay dito, napanatili niya yung kanyang pananampalataya hanggang sa katapusan. He was a faithful all days of his life. Siya ay tapat sa lahat ng araw ng kanyang buhay. That's so important. Yan po yung mahalaga. Yeah. Of course, the faithfulness of David didn't come to him immediately. Siyempre po yung katapatan ni David ay hindi po agad na dumating sa kanya. He also already trained for a long time. Siya din po ay nasanay sa mahabang panahon. So, as we know, he was a shepherd, right? Kaya gaya ng ating nalaman, siya po ay isang pastol. When he was a shepherd, he was always faithful in his work. Nung siya ay pastol, palagi po siyang tapat sa kanyang gawain. Yeah, that's why, right? As we learn, right? When the lion bear came, he fought with the lion and the bear. Kaya gaya ng ating nalaman, kapag dumarating yung leon at oso, nilalabanan niya po yung mga leon at oso. I think, right, if I'm a shepherd, I take care of the animal. Sa tingin ko po, kapag ako ay isang pastol, mag-aalaga ako ng maraming mga hayop, tumatupa. If the lion or bear come, maybe I will not take care of the animal anymore. Kaya kapag dumating yung mga aso, mga oso o leon, hindi na ako mag-aalaga pa ng mga hayop. As soon as I saw, I will run away. So sandaling dumating po sila, tatakbo ako. What about you? Paano naman po kaya kayo? Tama? Tama po ba? David was different. Pero kakaiba po si David. Even though it's a very dangerous situation, right? He fought with the lion. Kahit na masitwasyon po'y mapanganib, nilabanan niya po yung leon. We check 1 Samuel chapter 17. Tingnan natin, unang Samuel chapter 17. Chapter 17, verse 34. Chapter 17, verse 34. 34 and 35, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kaya'y oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay at aking iniligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako ay aking hinawakan sa panga, aking sinasaktan at pinapatay. Right? He didn't consider his work, shepherding work, was a small thing. Kaya hindi niya po isinalang-alang na yung kanyang pagpapastol po yung maliit na bagay. Yeah, he did his best, right? Ginawa niya po yung kanyang abot ng makakaya. Whatever work he has, he did his best. Ano man yung gawa na ginagawa niya po yung kanyang makakaya. Sometimes when we have a summer walk, we do the work, summer walk, not so much endeavor. Minsan po kapag ginagawa natin yung maliliit na gawain, ginagawa po natin ito nang hindi talaga pinapahalagahan. It testifies we are not faithful. Nagpapatunay ito na hindi tayo tapat. God look at us, whether we are faithful even in small thing or not. Tinitingnan tayo ng Diyos kung tayo ba'y tapat maging sa maliit na bagay o hindi. Because, Luke chapter 16. Sa Lucas chapter 16. Luke 16. Verse 10. Chapter 16, verse 10. Luke chapter 16, verse 10. Pasahin po natin ng sabay-sabay. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami.
at ang di tapat sa kakaunti ay di rin naman tapat sa marami. Yeah. He who is faithful in what is a least is a faithful also in much. Ang tapat sa kakaunti ay tapat din naman sa marami. Especially your time, you have to learn this. Lalo sa panahon ng kabataan, kailangan nyo po itong matutunan. Whatever ministry give to you have to try your best. Ano man ang ministry na ibigay sa iyo, gawin mo ang iyong makakaya. Then God will commit great work later. Kung gayon kalaunan, ipagkakatiwala sa iyo ng Diyos yung mas dakilang gawain. But if you neglect small things, God will not commit great things. Pero kung pababayaan mo yung maliit na bagay, hindi sa iyo pagkakatiwala ng Diyos yung malaking bagay. Yeah, David, why? He was really faithful in everything. Di ba po si David? Siya ay tapat sa lahat ng bagay. And the important thing, David was a faithful until the end. At ang mahalagang bagay, si David ay tapat hanggang sa katapusan. Yeah, as Jesus has done. Gaya ng ginawa po ni Jesus. We learn, right? David wanted to build the temple. Natutunan natin na gusto ni David na magtayo ng templo. But God rejected, right? Pero tinanggihan ito ng Diyos. Yeah. Then, what David did? Pagkatapos, ano po yung ginawa ni David? Yeah. He prepared all the material and all the system to build the temple. Inihanda niya po yung lahat ng mga kagamitan at sistema para sa pagtatayo ng templo. Yeah, so that his son Solomon can build the temple. Upang ang kanyang anak na si Solomon ay maitayo ang templo. When he prepared all the material for the temple, he was already very old. Nung inihanda niya po yung mga kagamitan para sa templo, siya po ay matanda na. Usually, when we become old, our body, right, is not like before. Kadalasan po kapag matanda na tayo, yung katawan natin hindi na po gaya ng dati. Maybe you are still young, you cannot understand. Marahil bata pa po kayo at hindi nyo po ito maintindihan. Not only your body, but also your the intelligence, not so good like before. Hindi lamang inyong katawan, maging ang inyong katalinuhan po, ay hindi na po magiging gaya ng dati. That's why usually when we become old, we want to have more rest. Kaya kadalasan po kapag matanda na, gusto nating magpahinga. I already did many God's work. David maybe can think. Marahil maaaring isipin ni David, marami na akong nagawang gawain ng Diyos. That's why I am already so tired. Kaya ako ay pagod na pagod na. I am already very old. At ako ay matanda na. That's why my son, Solomon will do. Kayong anak kong lalaking si Solomon, siya yung gagawa. It's better I just have a rest. Mas mabuting magpahinga na lang ako. I just enjoy the remaining life. Magsasaya na lang ako sa natitira kong buhay. Maybe David can do like that, right? Marahil pwedeng gawin ni David yung ganito. But David was different. Pero kakaiba po si David. First Chronicle 22. Unang Kronika, chapter 22. Chapter 22, verse 2. Chapter 22, verse 2. Verse 2 hanggang 5. Verse 2 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Iniutos ni David na tipunin ang mga dayuhang nasa lupain ng Israel at siya'y naglagay ng mga kantero upang magtapyas ng bato para sa pantagtayo ng bahay ng Diyos. Naglaan din si David ng napakaraming bakal bilang pako sa mga pinto ng mga tarangkahan at sa mga dugtungan at ng tanso na hindi na matitimbang sa dami, at ng mga troso ng sedro na di mabilang, sapagkat ang mga Sidonyo at mga taga-Tiro ay nagdala kay David ng napakaraming puno ng sedro. Sapagkat sinabi ni David, si Solomon na aking anak ay bata pa at wala pang karanasan, at ang bahay na itatayo para sa Panginoon ay kailangang maging kahanga-hanga, bantog at malawalhati sa buong lupain. Ako'y maghahanda para doon. Kaya't naganda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan. Verse 5 said, right? David made abundant preparations before his death. Kasi David po sa verse 5, naganda si David ng maraming kagamitan bago sumapit ang kanyang kamatayan. He did his best until he died, right? Ginawa niya po yung abot ng kanyang mga kaya hanggang sa kanyang kamatayan. He didn't have a rest, right? Hindi po siya nagpahinga. He was faithful until the end. Siya po'y tapat hanggang sa wakas. But David's faithfulness came from his love. His faithfulness came from love.
Pero yung kanyang katapatan ay nanggaling po sa pag-ibig. Yeah. We cannot be faithful until the end if we don't have a love of God. Hindi po tayo magiging tapat hanggang sa wakas kung wala tayong pag-ibig ng David Diyos. David was really the man who had a great love for God. Si David po yung talagang tao na mayroong dakilang pag-ibig sa Diyos. Yeah, that's why Awit 18, verse 1, he said, I will love you, O Lord, my strength. Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. He confessed his love to the Lord, right? Ipinahayag niya yung kanyang pag-ibig sa Panginoon. I love you, Lord. Iniibig kita, O Panginoon. Yeah, he is really loved the Lord, right? Talagang iniibig niya po yung Panginoon. Maybe he was the man who had the greatest love for God. Marahil siya po yung tao na mayroong pinakadakilang pag-ibig para sa Diyos. That's why his whole life always focused on God, right? Kaya yung kanyang buong buhay po palaging nakatuon sa Diyos. So if you read the life of the David in the Bible, you can find the God behind of him. Kaya kung titignan niyo po yung buong buhay ni David sa Biblia, yung Diyos ay nasa kanyang likuran. He really loved the Lord. Na talagang inibig niya po yung Panginoon. Yeah, we also have to love the Lord the most. Kailangan din po nating higit na ibigin ng Panginoon. Yeah, use time, you can really love the Lord, right? Panahon ng kabataan talagang, panahon ng ibigin ninyo ang Panginoon. So let's love the Lord the most. Ibigin natin ang Panginoon ng higit. Yeah, then, last, we have to finish. Yeah, the last word, 2 Samuel chapter 23. Ikalawang Samuel chapter 23. Verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, ito ang mga huling salita ni David, ang mga sinabi ni David na anak ni Jesse, ang sinabi ng lalaking inilagay sa itaas, ang hinirang ng Diyos ni Jacob, ang matamis na mga awit ng Israel. Yeah, it's the last word of David, right? Ito yung huling salita ni David. He introduced himself. Pinakilala niya po yung kanyang sarili. Yeah, I'm the man raised up on high. I'm the man raised up on high. Ako yung lalaking inilagay sa itaas. Yeah, David was raised on high by God, right? Si David po yung lalaking inilagay sa taas ng Diyos. Yeah, not by himself, right? Hindi ng kanyang sarili. We also have to be like a David. Kailangan din po nating maging tulad ni David. Yeah, we have to be raised up on high by God. Kailangan nating mailagay sa itaas ng and Diyos. And he introduced himself, I'm the sweet psalmist of Israel. At sinabi niya rin po dito, ako ang matamis na mga awit ng Israel. His life was the life of the psalm. Yung kanyang buhay po ay buhay na mga aawit. Yeah, whether he prosper, whether he suffer oppression, he always sing a praise. Masagana man siya o nahihirapan po, palagi po siyang umaawit. Yeah, our life should be the also psalms. Yung buhay din po natin ay dapat na maging awit. His life can be the life of a psalm because he always determined his heart. Yung kanyang buhay naging buhay na awit po dahil siya po ay nagpasya sa kanyang buhay. That's why he said, Awit 57:7 say, my heart is steadfast, O God, my heart is steadfast. I will sing and give a praise. Kasi sinabi po sa Awit 57:7, aking puso ay tapat, O Diyos, ang aking puso ay tapat. He determined his heart. Nagpasya po siya sa kanyang puso. That's why he always sing a praise, right? Kaya po palagi siyang umaawit ng papuri. Through this retreat, determine your heart. Sa magitan ng retreat na ito, magpasya ka sa iyong puso. You will also sing a praise. Kayo din po'y umaawit ng papuri. Like David? Tulad po ni David. Yeah, so, I'm so sorry I cannot explain all the life of David. Kaya pasensya na po na hindi ko po may papaliwanag yung buong buhay ni David. I hope you can just catch even one lesson through the life of David. Pero umaasa po ako na meron kayong nakuhang aral mula sa buhay ni David. Yeah, let's imitate the life of David. Kaya tularan po natin yung buhay ni David. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal
destruction. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang paggawasa. By the grace of God, we can still abide in church until now. Sa magitan ng biyaya ng Diyos, kami pa rin po ay nananatili sa church magpahanggang ngayon. Especially God allowed the amazing grace, we got the salvation when we are still young. Higit sa lahat, ipinaintulot sa amin ng Diyos ang kamangha-mangha ng biyaya na nagkaroon kami ng kaligtasan sa panahon ng aming kabataan. So we have a great chance to live for the glory of God in our remaining life. Kaya meron kaming dakilang pagkakataon na mabuhay sa Panginoon sa aming natitirang buhay. Today we learn the lesson through the life of David. Sa araw na ito, natutunan po namin yung aral mula sa buhay ni David. As David got the victory in the world, let us get a victory in this world. Gaya ni David na nagkaroon ng pagtatagumpay sa magitan ng salita, nawa magkaroon kami ng pagtatagumpay mula sa sandibutang ito. Please use our youth brethren to be used by God preciously. Pakiusap, gamitin niyo po yung aming mga kapatid na kabataan na magamit na makabuluhan. Let us determine our heart before we return to our place. Nawa magpasya kami sa aming puso bago kami bumalik sa aming mga lugar. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Salamat po.